Hello! Magandang araw mga bata. Welcome sa bago nating aralin ngayon. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa matematika. Quarter 1, Week 4. Ako si Teacher Risa, ang iyong guro sa araw na ito. Ang ating paksa ay paghahambing ng dalawang pangkat gamit ang mas kaunti, mas marami, o magkasindami. Balikan natin mga bata ang iyong napag-aralan ng nakaraan. Tingnan ang mga may sulanggit na digit sa bawat bilang. Ano ang place value ng mga may sulanggit na digit? Ito ba ay sandaanan, sampuan, o isahan? Pag-isipan mabuti mga bata ang iyong isasagot. Ngayon, ipakita natin yung sagot sa unang bilang. Ang may sulangguhit na digit ay nasa place value ng isahan, magaling. Sa ikalawang bilang, ano kaya ang wastong sagot dito mga bata? Sandaanan, mahusay. At sa ikatlong bilang, ang digit na may sulangguhit ay nasa place value ng sampuan. Magaling mga bata. At sa ikapat na bilang, ito naman ay nasa isahan. At sa panghuling bilang natin mga bata, ang digit na may sulangguhit ay nasa place value ng sampuan. Magaling mga bata, inyo pang naalala ang ating napag-aralan noon. Ngayon, oras na ng kwentuhan. Makinig kayo mabuti, mga bata. Ito si Ramon at Ana. Pumitas sila ng mga bulaklak. Pumitas ng 8 na rosas si Ramon. Narito ang mga pinitas na rosas ni Ramon. Sabayan niyo ako sa pagbibilang, mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rosas ang napitas ni Ramon. Pumitas naman ng 6 na rosas si Ana. Narito ang mga rosas na napitas ni Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na rosas ang napitas ni Ana. Nakapitas si Ramon ng 8 bulaklak at si Ana naman ay nakapitas ng 6 na bulaklak. Pagmasdan mabuti mga bata ang nasa larawan. Sino ang may mas maraming napitas na bulaklak? Tama, si Ramon. Sino naman ang may mas kaunting napitas na bulaklak? Mahusay mga bata. Si Ana nga ang may mas kaunting napitas na bulaklak. Ngayon mga bata, paghambingin natin ang bilang ng mga napitas na rosas. Ang napitas na rosas ni Ramon ay 8 at ang kay Ana naman ay 6. Gagamit tayo ng salitang mas marami at mas kaunti sa paghahambing sa dalawang bagay na ito. Pagmasdan mabuti ulit ang mga larawan mga bata. 8 rosas at 6 na rosas. Ano kaya ang magiging sagot ninyo dito? Mas marami o mas kaunti? Tama ang inyong sagot. Ang 8 rosas ay mas marami kaysa sa 6 na rosas. Magaling mga bata. Tingnan naman ang sumunod na larawan. Pagmasdan mabuti mga bata, 6 na rosas ang nasa unahan at 8 rosas naman ang nakasunod nito. Paghambingin niyo ulit ang mga rosas mga bata. Ano ang inyong sagot para dito? Magaling! Ang 6 na rosas ay mas kaunti sa 8 rosas. Ano ang napansin niyo mga bata sa paghahambing?
Kung mapapansin nyo, kapag ang bilang na nasa unang larawan ay marami kaysa sa kasunod nitong larawan, ang gagamitin nating salita ay mas marami. At kapag naman ang larawan na nasa unahan ay kaunti kaysa sa kasunod nitong larawan, ang gagamitin natin sa paghahambing na salita ay mas kaunti. Tingnan ang nasa larawan, mga bata. Mayroon siyang palda at blosa. May tatlong palda at tatlong na blosa si Chona. Anong napansin niyo sa larawan, mga bata? Magkapareho ba ang bilang ng palda at blosa ni Chona? Tama! Magkapareho ang bilang ng dalawang bagay na ipinapakita ni Chona. Ibig sabihin, mga bata, ng salitang magkapareho ay nangangahulugan din ng magkasindami ang bilang. Ngayon, sa paghahambing nito, mga bata, masasabi natin na ang tatlong palda ay magkasindami ng tatlong blosa. Sa paghahambing nito, mga bata, na pareho ang dami ng bilang ng bagay, gumamit tayo ng salitang magkasindami. Ibig sabihin, mga bata, ng salitang magkasindami ay pareho ang laman o bilang ng mga bagay na ipinapakita sa larawan. Tandaan, mga bata, sa paghahambing ng dami ng bilang, ginagamit natin ang salitang mas marami kung ang nasa unahang bilang ay marami kaysa sa kasunod na bilang nito. Ginagamit naman natin ang salitang mas kaunti kung ang nasa unahang bilang ay kaunti kaysa sa kasunod na bilang nito. Ginagamit naman ang salitang magkasindami kung pareho ang bilang ng dalawang set o pangkat ng bagay. Maliban sa paggamit ng salitang mas marami, mas kaunti at magkasindami sa paghahambing, narito ang ilang simbolong ginagamit sa paghahambing. Kapag ganito ang nakita nyo, mga bata, na ang buka ay papunta sa kanan, nangangahulugan ito ng mas marami. At kapag ganito naman ang nakita niyong simbolo na ang buka ay papunta sa kaliwa, nangangahulugan ito ng mas kaunti. At kapag ang simbolong nakita niyo ay dalawang pahigang magkapantay na guhit, ibig sabihin ito ay magkasindami. Tandaan niyo, mga bata, ang mga simbolong inyong nakikita. Nang ibig sabihin, mas marami, mas kaunti, o magkasindami. Narito ang inyong unang gawain. Isulat sa patlang ang wastong sagot. Kung ang larawan ba ay nagpapakita ng mas marami, mas kaunti, o magkasindami. Pagmasdan mabuti, mga bata, ang mga nasa larawan. Pag-isipan ang inyong isasagot. Ngayon, ipakita nyo nga ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, mayroon tayong tatlong tatsulok. At sa hanay nito, mayroon tayong limang baso. Ngayon, paghambingin nyo ang dalawang larawan. Ano ang inyong magiging sagot? Mas marami, mas kaunti, o magkasindami? Pakita niyo yung sagot, mga bata. Tama, mas kaunti. Sa ikalawang larawan, mayroon tayong anim na berdeng mansanas at mayroon tayong anim na pungkan. Ano ang inyong sagot sa ikalawang bilang? Magaling!
Ito ay nagpapakita ng magkasindami. Sa ikatlong bilang, mayroon tayong limang bola at apat na necktie. Ano ang inyong sagot para sa bilang na ito? Magaling! Ang inyong sagot ay mas marami. Sa ikapat na bilang, pagmasdan mabuti ang mga nasa larawan. Ano ang inyong sagot, mga bata? Mas kaunti. Tama. Ang walo ay mas kaunti sa sampu. Sa panghuling bilang, ano ang inyong sagot, mga bata? Ipakita nga. Tama. Mas marami ang nasa unang larawan ng mga kutsara kaysa sa kasunod larawan na anin na mga baso. Magaling, mga bata. Tingnan ang susunod na gawain. Ikalawang gawain, paghambingin ang mga bilang gamit ang mga sumusunod na simbolo. Ang unang simbolo na nakikita ninyo, ibig sabihin niyan ay mas marami. Ang ikalawang simbolo naman na nakikita niyo sa gitna, ibig sabihin niyan ay magkasindami. At ang panghuling simbolo na nakikita ninyo, ibig sabihin niyan ay mas kaunti. Pag-isipan mabuti, mga bata, ang inyong isasagot. Ngayon, ipakita nyo nga yung sagot sa unang bilang. Meron tayo dito na 26 at 19. Anong simbolo ang dapat nyo gamitin sa katanungan na ito? Ipakita nyo yung sagot. Magaling, tama ang yung sagot. Ang 26 ay mas marami kaysa sa 19. Sa ikalawang bilang, meron tayong 50 at 81. Anong simbolo ang gagamitin niyo, mga bata? Mahusay. Ito ay nagpapakita ng mas kaunti. Sa ikatlong bilang, mayroon tayong bilang na 23 at ang sa kabila nito ay 23 din. Anong simbolo ang angkop sa katanungan na ito? Ipakita niyo yung sagot. Mahusay, mga bata. Ito ay nagpapakita ng magkasindami ang dalawang bilang. Sa ikaapat na bilang, mga bata, mayroon tayong 34 at 52. Ano ang wastong sagot para dito? Tama. Ang 34 ay mas kaunti sa 52. At sa ating panghuling bilang, mga bata, meron tayong 75 at 77. Anong simbolo ang tamang gamitin para sa katanungan na ito? Ipakita nyo nga ang inyong sagot, mga bata. Mahusay. Ito ay nagpapakita ng mas marami. Magaling, mga bata. Inyong natutunan ang ating aralin. Dagdagan pa natin ang inyong natutunan, mga bata. Maliban dun sa simbolong magkasindami, ito rin ay nangangahulugan ng magkapareho. Ang magkasindami at magkapareho ay iisa lamang ang ibig sabihin. At ganyan ang simbolo tulad ng sa larawan na inyong nakikita. Ang ganitong simbolo na inyong nakikita ay nangangahulugan ng di magkapareho. Narito ang halimbawa, mga bata. Sa unang larawan, mayroon akong 3 candy at ang katapat na larawan nito ay mayroon akong 3 bayabas. Pag ito ay paghahambingin natin, may 3 bilang ng candy at 3 bilang ng bayabas, ang simbolong ating gagamitin ay magkapareho. Sa ikalawang larawan, mayroon akong 6 mansanas at 3 saging. Ang angkop na simbolo na dapat gamitin sa ganitong larawan ay D,
di magkapareho. Naunawaan niyo ba mga bata ang aking ibinigay na halimbawa? Magaling! Ngayon, tingnan natin ang susunod. Subukin. Paghambingin ang mga larawan. Piliin at bilugan ang wastong sagot na makikita sa ibaba ng larawan. Pagmasdan niyo mabuti mga bata ang mga nasa larawan. Ngayon, sagutan natin o ipakita niyo nga ang iyong sagot mga bata. Sa unang bilang, mayroon tayong limang mani at sa kabila naman ito mayroong limang mani. Alin dito ang wastong simbolo na dapat gamitin? Ito ba ay simbolo ng magkapareho o simbolo ng di magkapareho? Ipakita niyo ngayon sagot mga bata. Magaling! Magkapareho ang ipinapakita sa larawan pagkat sila ay may parehong bilang na lima. Sa ikalawang bilang, meron kayong nakikita na tatlong holen at sa kasabay nito o kasunod nito naman ay isang holen. Anong simbolo ang dapat gamitin sa larawan na ito? Ipakita nyo ngayon yung sagot. Mahusay mga bata, ito ay nagpapakita nang di magkapareho ang bilang ng dalawang pangkat ng larawan. Sapagkat sa unang larawan, mayroon tayong tatlong holen at sa kasunod nitong larawan ay mayroon lamang isang holen. At sa ating panghuling larawan mga bata, ano ang ipinapakita dito? Anong simbolo ang dapat niyong gamit para sa katanungan na ito? Ipakita niyo nga ang inyong sagot. Mahusay mga bata. Tama ang inyong isinagot. Ngayon, tingnan ang susunod na gawain. Isulat ang tamang simbolo kung ito ba ay magkapareho o di magkapareho sa bawat patlang upang maging wasto ang paghahambing ng bilang. Pag-isipang mabuti mga bata ang inyong isasagot. Ngayon, tingnan nga natin ang inyong mga isinagot. Sa unang bilang, meron tayong 18 at 11. Anong simbolo ang gagamitin nyo? Ito ba ay magkapareho o di magkapareho? Tama! Nagpapakita ito ng di magkaparehong bilang. Sa ikalawang bilang, 62 at 62. Pakita nyo ngayon yung sagot. Magaling! Ito ay magkaparehong bilang. Sa ikatlong bilang, meron tayong 35 at 29. Anong simbolo ang dapat gamitin dito? Magaling! Tama yun yung sagot mga bata. Hindi o di magkapareho ang dalawang bilang. At sa ikaapat na bilang, meron tayong 48 at 48. Anong simbolo ang angkop para sa katanungan na ito? Mahusay mga bata, iyan ay magkaparehong bilang. At sa panghuli nating bilang, 73 at 74. Ito ba ay magkapareho o di magkapareho? Ipakita nyo nga ang inyong sagot. Magaling mga bata, ang dalawang bilang ay nagpapakita ng di magkaparehong bilang. Mahusay mga bata, inyong natutunan ang lahat ng aralin na aking itinuro sa araw na ito. Hanggang sa muli nating aralin mga bata, paalam!